yung mga naghahanap sa halaga na nga lang ng aso, hindi mo pa mabili sa pangangailangan pa kaya, di ba? Hello, this is Okie Dokie. Ngayon, may pag-uusapan tayo tungkol to sa presyo ng Shih Tzu na kumakalat ngayon. Bakit may naghahanap ng 3,000 ng presyo ng Shih Tzu? Ito yung nakita natin sa group ng mga aso. Hindi ko maisip kung paano nakapagbenta ng 3,000 na Shih Tzu yung iba dito. Eh sa pagkain, vitamins, vaccine at pag-alaga pa lang, kulang na yun eh. Sasagutin natin yan. Pero bago yan, please subscribe and hit the bell button for more videos update. Diba nakakapagtaka rin? Ngayon sasagutin natin. Diba dati sinasabi ko sa inyo, breeder ako for almost 5 years ganyan. Dati yun, simula high school, nagbe-breed ako ng aso. Sa mga nagsasabi na naghahanap ng 3,000, malabo ho yun. Take your own risk. Kasi sa 3,000, hindi ka sigurado kung may bakuna yon, saka kung pure yung Shih Tzu. Di ba kagaya ng sinasabi ko, di ba? Pinag-uusapan natin kung ano yung katangian ng pure Shih Tzu. Di ba yung maliit yung kamay, snub nose, ganyan. Saka yung balahibo, hypoallergenic siya. Sa halagang 3,000 na sinasabing Shih Tzu, eh hindi siya pure Shih Tzu masasabi ko. Kasi wala namang magbibenta ng Shih Tzu na 3,000. Saka sa pagbibenta ng aso, depende sa quality. Diba? May mabibili ka, pero crossbreed na yung 3,000. Kasi dati, meron akong aso, Maltese, nakasahan siya ng snowser. Ang benta ko sa kanya, 4,000 na eh. Pero may vaccine na isa yon. Saka may yung purga, ginagawa akong dalawa. Minsan, pag tumagal sa akin, kinukompleto ko. Pero, ang kahalagahan doon, binibenta ko siya, healthy yung aso. 4,000 yun. Pero itong 3,000, masasabi ko dyan, siguro, hindi siya pure breed. Tapos, wala rin siyang bakuna. Yung mga, hindi to sa pang, sa mga walang budget. Pero, yung mga naghahanap ng ganitong presyo, huwag kayo mag-expect sa itsura ng aso, saka dun sa quality ng aso, and then sa health ng aso, kung healthy ba siya. Nakabili ako ng Shih Tzu na adult eh, kasi pang magbe-breed nga ako, trinay ko, bumila ako ng Shih Tzu na adult na. Binenta sa akin 7,000, sabi virgin pa raw, hindi pa raw nanganganak. Yun nga, na-breed ko siya, na success, na buo. Pero, anong nangyayari? Oras na nanganganak yung Shih Tzu na yon, nabili ko siya na 7,000, hindi nabubuhay yung tuta. Diba? Tapos, pinadala ko siya sa vet. Tinginan ko. Ang sabi ng vet, madumi raw ho yung dugo. Diba? May problema. Sa dugo may issue. Hindi lang sinabi ng owner sa akin. Diba? Sinabi lang sa akin na, virgin, hindi raw naalagaan, tapos, wala na raw time. Binili ko kasi nga, niwala naman ako eh. Trusted naman. Tapos, niluman ako ng judge. Biglang sinubukan ko. Ayan, nag-breed siya. Nanganak ng 5. Tapos, nanganak na. Ano yung kompleto vitamins doon? Tapos, pagdating ng 2 months na, nanganak na. Nangyari? Sa aso, namatay isa-isa. Tapos, pinalabdi, sabi ng vet. Yun, may dumi nga yung dugo. Kaya, yung mga mahihilig sa mga budget meal na aso, take your own risk na hindi to sigurado na porket mura nakakuha ka ng jackpot. Di sa sinasabi na ganyan, 3,000, wala akong Shih Tzu na 3,000, mabibili nyo yan. Dati mabibili nyo ng mga 6,000, 7,000 kasi ganun ako magbenta, pero ngayon mabibili nyo yung Shih Tzu na mga 8,000, 9,000 ganyan. Saka yung ginastos ng breeder, hindi ho sapat yon kasi may vitamins na nga, tapos may vet pa, tapos yung puyat pa ng mga breeder, naranasan ko yan noon. Oras na manganak yung aso mo, aalagaan mo talaga yung tuta. Kasi hindi lang pwede aso sa nanay. Mas mabuti pa nga yung aspin, marunong mag-alaga ng tuta. Pero yung mga may breed na aso, tandaan nyo, ang hirap kung mag-alaga. Pero ako, pag nagbebenta ako ng aso, talagang tinitinan ko muna yung background ng bibili, kung maalagaan ba talaga, may sapat na budget sila, kayang ibigay yung pangangailangan ng aso. Kasi pag bumili ka ng aso, hindi yan natatapos na pagbili mo, bili mo ng dog food, bili mo ng pagkain, kailangan may oras ka, oras ng exercise, paliguan mo, pasyal mo, ganyan. Tapos pa nagsakit, dali mo sa vet, kailangan ng budget. Kaya yung mga naghahanap, sa halaga na nga lang ng aso, hindi mo pa mabili sa pangangailangan pa kaya, di ba? Kaya, bago kayo kumuha ng may breed na aso, pag-isipan nyo muna. Okay?
Sana nakapulot kayo ng aral. Again, this is Okie Doggy. Hindi ka pa nakasubscribe, please hit the bell button for more videos. Update. Again, naniniwala sa kasabihang, huwag nating biling kundi naman kailangan. Pero kapag para sa aso, pwede. Bye-bye.